So ayan guys, prepared na ako para sa ating PBT exam. So buong Mindanao ang magte-take ngayon and magte-take ng PBT exam. So pinagdahan-daan ko talaga 'to siya guys. Tingnan niyo naman, marami na akong eye bags kasi sa kaka-study. Alam ko hindi lang ako, lahat ng nag-take ngayon, lahat talaga nag-study ng mabuti para talaga makapasa, 'di ba? Sino ba naman ang hindi gusto makapasa? Kaya sana talaga kami lahat makapasa. Para naman lahat tayo or kami ay mabigyan ng chance para makapagtrabaho ng Korea, di ba? So, sa lahat na nangangarap, sa lahat ng aspirant, sana makapasok tayong lahat para naman ma-experience at makapagtrabaho tayo sa Korea. Ayan, so since kami sa Mindanao, PBT, sa PBT exam kami naka-assign, it will take a week para malaman namin ang result. So hanggang isang linggo pang kalbaryo namin para malaman ang result ng exam, which is different naman sa Tagaluzon, CBT yung sa kanila. After nila mag-exam, malalaman na nila ang result. Pero ang kahiban lang kasi kami ngayon February ay nasa kanila sa April pa. Pero ayun guys, ayun, yun ang kaibahan ng PBT at saka CBT. So sa lahat ng mag-exam, kailangan at least 1 hour or 30 minutes andun na tayo sa venue para naman ma-release natin yung mga tension natin, makapag-usap pa tayo sa ating mga kasama, at dahil pareho lang tayo ng mga feelings, makakalit tayo sa bawat isa. So ma-release natin yung mga tension to each other. So para naman pag-take natin ng exam, hindi na tayo masyadong kabado. Pero sabi ng Song Sing Nim namin, meron siyang advice na pag mag-take daw ng exam, kumain daw kami ng bubble gum para naman daw hindi kami masyadong kabahan. Kasi diba, kailangan may oras yun sa pag-take ng exam. So, syempre nakaka-nervous yun. At sana naman pala rin tayo na makapasa, diba? So, since nandito kayo, so, it means nag-curious kayo kung paano ba ang PBT experience, paano ba ang PBT examination. So, kung kayo, may plano kayo na mag-exam, PBT or CBT, ang mga kailangan natin na, first of all, wag talaga natin kalimutan ang passport. Importante to siya, guys, kasi hindi ka makaka-exam kung wala ka nito. Kaya wag na wag talaga kalimutan, guys. Na Diyos ko, day. Wag talaga, day. At saka, itong admission ticket. So, ayan, guys. So, dito siya talaga yung actual na dadalhin ko. Binura ko lang yung info ko dito kasi naman, alam mo na, online to, diba? Maging magpagmasid, matanglawin tayo, guys. So, ayan. Pero, ganito lang example, guys. Ginupit ko siya na ganito kaliit para naman, di ba, pwede mo siyang malupi and then malagay mo siya dito sa passport mo. Para paglagay mo sa bag, talagang sure na sure ka na hindi mo talaga siya makakalimutan, di ba? And then, of course, kailangan mo ng dalawang bullpen, Zay. Dalawang bullpen talaga, Zay, kasi para naman, if for example, na hindi magtinta yung isa, meron ka pang bakanting isa, di ba, Zay? So, ayan. Ayan, guys. At saka, syempre, guys, uso ang coronavirus ngayon. So, para naman ma-prevent natin yung mga sakit-sakit na yan, mag-mask tayo, day. Mag-mask tayo, day, para sure tayo na hindi talaga tayo magkasakit, di ba? Paano tayo makapunta ng Korea kung magkasakit tayo? Makapasa nga tayo, pero hindi naman tayo magkapasa sa medical. O wala din, di ba? So, kailangan magiging alert to tayo, maging Girl Scout. Diba? Always ready. At saka kailangan ng alcohol. So, mag-exam na tayo. Isi-check natin after a week kung makakapasa ba tayo. So, i-claim natin yan talaga, guys. Tapos na po yung examination. So, isi-share ko lang sa inyo ang nangyari. So, isang oras bago ang exam, guys, nandun na ako. Sobrang kinakabahan talaga ako. Nakita ko yung mga kasama ko dun. Pareho kami kinakabahan. Kinakabahan talaga ako, guys. Baga pa lang, dami-dami na namin doon. Tapos, sobrang kaba talaga, guys. Minsan, tinatanong ko nga yung sarili ko kung baka wala akong trust kay God. Kasi, sobrang kinakabahan. Pag nandun ka na pala talaga, kakabahan ka talaga. Hindi lang ako, pati yung mga kasama ko, kinakabahan din sila, guys. So, natural lang na feeling yun. So, lagi ako nagdadasal.
nagdarasal talaga ako ng pasimple sa loob-loob ko. Nagdarasal ako na sana tulungan talaga ako ni Lord. Halisin niya yung kaba ko para hindi ako ma-mental block. So, ayun guys. Yun nga, ang nangyari, may nakita akong dalawang quote na nagpa-inspire talaga sa akin at nakaisip ako ng mga masasayang bagay. Yun, isip ko na yung mga masasayang bagay, ayun. Then, bigla nawala na yung kaba ko. So, ayun guys. Kasi, kinabahan talaga ako guys kasi set 3 kasi ako. So, may nauna ng 1 at saka 2. So, nakita ko yung previous earn. Kasi hiningi ko yung sample ng examination nila kasi magkakaiba yun, di ba? So, nung nakita ko yung exam nila, doon ako talaga kinabahan, guys, kasi isang buwan lang naman ako nag-aral tapos di pa ako masyado nakapag study nung December kasi nagkasakit yung papa ko, na hospital siya. So, nung January lang talaga ako nakafocus ng pag-aaral talaga, guys. So, nung binasa ko yung examination nila, kung ako ang sasagot nun, feeling ko talaga hindi talaga ako papasa kasi ang hirap pala talaga. Kasi hindi lahat ng vocabulary na napag-aralan mo, hindi lahat yun ang lalabas sa exam. So, kinabahan talaga ako pero dinasal ko lang talaga kay Lord na sana tulungan niya ako na siya na ang mag-guide sa kamay ko. Kung hindi ko alam ang answer, siya na yung mag-guide sa kamay ko. Yun na talaga ang hinihiling ko, guys. So, ayun nga, nung nag-start na kami, yung bags namin nilagay dun sa harap para talaga maiwasan ang cheating kasi bawal ang mga cellphone dun, guys. So, ayun nga. So, nag-start na, nagpapasalamat talaga ako kasi yung nabigay sa akin na papel or yung set na binigay sa akin, nagpapasalamat ako kasi hindi naman siya ganun madali siya pero nasusure ko na mapapasa ko yun siya. Kaya ayun nga guys, so positive naman talaga ako na makakapasa ako kasi pagkatapos ng exam ko, tinignan ko yung para sa akin nakapasa na talaga ako nun pero pala yung pag inaantay mo na pala yung result, pag nag-aantay ka na pala ng result, hindi mo pa rin pala alam, hindi mo pa rin pala siya masusure or kinakabahan pa rin ako before ko tinignan yung score ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami kay Lord. Magre-ready na kami para sa skill test. Sana naman makapasa din kami sa skill test. So, ayun po guys. Sana po sa mga aspirant dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Manalig lang tayo at saka magsikap. Siyempre, kailangan natin magsumikap kasi kung ang dasal na walang gawa, wala rin yan siyang mapapala. So, ayun guys. Yun lang ang masashare ko. Magpa-practice pa ako para sa skill test namin. So, yun lang. So, salamat sa panonood. Good luck sa ating lahat. Paalam. Bye-bye. Thank you for watching this video, guys. So, please don't forget to like and subscribe.